nga ba ang misteryo? Late na tago ng kapin, dance, memes, at ano ang hindi mo pa alam tungkol sa sayaw na ito o dito. Alam ko na natutuwa ka sa mga memes na nilalagyan sa uli ng sikat ngayon na dance memes. Kaya ngayon, ibubunyag natin ang sikreto na itinatago nito. Kaya kung di mo pa alam, maghanda ka na. Pero bago natin simulan ang video ito, welcome nga pala sa BTV is Stories. Kung gusto mo ng mga gandang video na kapupulutan ng aral ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-hit mo na rin ang notification bell para maging sa ganun, maging updated pa pag may bago tayong upload na kapupulutan ng aral gaya ng video ito. So tara, simulan na natin! Alam ko na alam mo ang dance memes na ito dahil sikat ito ngayon sa social media. Pero alam ko rin na hindi mo pa alam ang tinatago ng kwentong ito o ang kwento ng mga sayaw dito. Ang mga taong ito ay nagmula sa Africa, kaya mas kilala rin sila sa tawag na Dancing Africans. Kung papansin nyo, ay naka-black silang lahat. Dito, kung nakikita nyong may kulay pula ay siyang leader ng grupong ito o tinatawag din na Ghana Pallbearers. Kung papansin nyo, ginagamit ngayon o ng mga tao ngayon ang dance memes na ito. Kapag may nadidiskrasyo o aksidente ay nilalagay nila sa uli ang dance memes na ito. Pero di nila alam na may kwento palang itinatago sa likod nito. Ikaw, excited ka na bang malaman? Comment down below. Ang kwentong ito ay nagmula lamang sa internet. Kaya kung ako ay mali ay pagpasensyahan nyo na. Sabi nga nila, huwag nagpapaniwala ng basta-basta. Meron ngayon na mga tao na binabayaran upang umiyak sa isang namayapang tao sa ibang bansa. Pero ang Dancing Africans ay binabayaran naman para magdala ng namayapang tao hanggang Gibingan. Kilala ang Dancing Africans bilang tigadala ng namayapang tao sa kanilang lugar. Kung papansin mo, imbis na karo o ang sasakyan ang nagdadala sa namayapa na tao ay tao lamang sa kanila. Dahil dito, sabi nila mas maganda na daw ang ganito kaysa sa karo. Dahil mas magiging mabuti ito upang marami ang makakita sa namayapa. Sinasabi na ang tradisyon o ang proseso na kanilang ginagawa ay iba kumpara sa Pilipinas. Kaya naman, tinawag silang Ghana Pallbearers ay dahil ang Ghana ay ang pinanggalingan nilang lugar at ang Pallbearers naman ay ang mga tao na nagdadala ng yumao papunta sa libingan. Yung ano, yung nakikita nyo naka-black, ang mga naka-black sa skin. Ginagamit nila ang memes na ito kapag may nadidisgrasya na tao at ipopost nila ito sa social media. Pero ang iba, hindi nakakatawa dahil may namamatay. Pasensya po sa word. Nagsimula, kumalat ang video ito dahil sa isang user ng YouTube na nag-upload ng isang video noong 2015 na may YouTube channel na nagmula din sa Africa. Sinasabi na ang video ito ay mula sa isang selebrasyon ng isang yumao at ito ay ginagawa sa araw ng pagkakalibing sa yumaong tao. Umabalik sila sa pamilya ng yumao upang sumayaw para i-celebrate ang buhay ng taong nasa kabaong o ng taong inilibing. Sinasabi na ang binabayad kada namayapa o yumao ay 13,000 sedis o kapag tinonvert sa pera natin sa Pilipinas ay 113,000. Pero minimum pa lang yan, kaya sobrang laki ng kitaan dito. At sabi ko nga, pwede pa itong madagdagan kapag may gusto ka pang madagdag o ipagawa sa kanila. Gaya ng pagpapalakad sa malayo, pagsasayaw habang naglalakad gaya ng nakikita mo sa video, at pagpapalakad ng mabagal at marami pang iba dahil depende sa'yo, basta kaya mong bayaran ang magiging resulta ng presyo. Alam mo rin ba na mas sumikat ang Ghana Pallbearers o ang Dancing Africans dahil sa lugtog na ginamit dito dahil nakaka-hype na may title na You Now I Go Get, kaya napapasayaw lahat ng tao na nanonood nito. At dyan, nagtatapos ang video ng ito. Kung gusto mo pa ng iba't iba pang kwento sa Ghana Pallbearers ay isubscribe mo na yan.
At i-hit mo na rin ang notification bell natin dyan sa ibaba. Bye ka, baby! Please like, comment, and subscribe!